Ating pag-aralan ang encomienda. Unang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa kolonya ang sistemang encomienda. Ang encomienda ay teritoryong ipinagkatiwala sa mga conquistador. Ang conquistador ay isang sundalong Espanyol na nakatulong sa pagpapatupad at pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang patakarang ito ay batay sa kahilingan ni Miguel Lopez de Legazpi na siyang naging kauna-unahang gobernador general sa Pilipinas. Ang paggawad ng encomienda ay nagsilbing pabuya o gantimpala sa mga Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Encomienda bilang pabuya sa conquistador. Sa ilalim ng sistemang encomienda, ibinigay lamang sa taong ginawarang encomienda na tinawag na encomiendero ang karapatang maningil ng buwis sa mga mamamayang sakop ng encomienda. Maari niya itong gawin sa loob ng 3 henerasyon at pagkatapos ay kailangan na niyang ibalik sa pamahalaan ang encomienda. Itinuturing ang encomienda bilang isang administratibong unit para sa koleksyon ng buwis. Tungkulin ng encomiendero na maningil ng buwis sa kanyang nasasakupan. Ang tagasingil niya ng buwis ay ang kabesa de barangay na kadalasan ay dating datu na sa ilalim ng pamahalang Espanyol ay nagsilbi na lamang taga-kolekta ng buwis. Ibinibigay ng kabesa de barangay ang kanyang nakolektang buwis sa encomiendero. Ang buwis na sinisingil mula sa mga kalalakihang 19 hanggang 60 na taong kulang ay nagkakahalaga ng 8 reales sa loob ng isang buwan. Maaari din naman sa anyo ng ani o sa pilitang paggawa ang buwis na kailangang ibigay sa encomiendero bilang kapalit. Tungkulin ng encomienderong protektahan ang sakop ng kanyang encomienda laban sa mga nagtatangkang guluhin ang kaayusan nito. Tungkulin din ng encomiendero na suportahan ang pagmimisyon ng mga praile sa kanilang encomienda at masigurong maging Kristiyano ang lahat ng mga tao sa kanyang nasasakupan. Mga pag-aabuso ng encomiendero. Nagbigay daan ang sistemang encomienda sa pagdanas ng pag-aabuso sa mga katutubo. Una, nakakabigat sa kanila ang 8 reales na buwis na kailangang bayaran sa encomiendero. Nakadepende rin sila sa kagustuhan ng encomiendero kung anong anyo ng buwis ang kanyang hihingin. Naging sanhi din ang sistemang encomienda ng pagkawatak-watak ng mga katutubo sapagkat ang mismong naniningil sa kanila ng buwis ang kabesa de barangay ay kapwa nila katutubo kung kaya't ang nakikita nilang direktang sanhi ng kanilang paghihirap ay kababayan nila. Ang pag-aabusong dinanas ng mga katutubo sa kamay ng encomiendero ay nagbigay daan sa mga praile na hilingin ang pagpapatigil ng sistemang ito sapagkat sila ang naging sumbuman ng mga katutubo. O ayan mga bata, natapos na natin na pag-aralan ang patakarang encomienda. At sa susunod na ating pag-aaral, tatalakayin natin ang sapilitang paggawa ng